washed up. Don't want to believe it. Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel. So ayan, basa pa yung mukha ko. Hindi ko talaga siya tinutuyo kapag nag-a-apply ako ng rejuvenating set. Ayun na nga, sa tagal kong gumagamit ng Brilliant Skin, hindi ko pa napapakita sa inyo kung paano ako mag-apply. So ayan, as you can see, hindi ko pinunasan yung mukha ko kahit na may tuwalya ako dito sa ano, ayan, medyo basa-basa pa siya. Nahayaan ko lang siyang ganyan. And kumukuha ako ng bulak, of course. Itong bulak lang naman yung gamit ko. No? And maglalagay na tayo. Ayun na yung gagawin kong ano ah. Ayun na yung gagawin kong salamin. So, eto. Yan. So, nagsisimula ako sa forehead ko. Yan. Gently lang siya. Yan. Kasama ko pati leeg. Sinasabi nila wag daw paulit-ulit, pero ito kasi yung hiyang sa akin. Diba? Basta gentle lang. Wag yung talagang kuskus ng kuskus na gano'n. Siyempre, nagbabalot yung mukha natin, diba? Yan. So, bakit nga ba ako nag-a-apply ng toner na basa pa yung mukha ko? Kasi guys, kung mag-a-apply kayo ng toner na tuyong-tuyo na yung mukha nyo, medyo syempre magda-dry na yan, 'di ba? Ibig ko sabihin na dry hindi yung tuyo ganyan. Kumbaga dry na siya na parang rough na yung skin mo kasi nga nagbabalat siya, 'di ba? Magiging banat siya na magaspang ganun. Parang tama ba yung paliwanag ko? Basta ganun. And nakalagay rin naman kung may box kayo ng Brilliant Skin, nakalagay doon, apply the toner into damp skin. So, ano ba ibig sabihin noon? Apply nyo yung toner na medyo basa pa yung mukha nyo. Ganyan. So, mas madali din i-glide or mas madali din mag-apply ng toner kapag kayo damp pa yung skin nyo. So, after ko mag-toner, ito naman. Hindi ko na nga pala pinakita guys yung paghihilamos ko kasi medyo madilim na doon. So, ayan. Magaan lang din yung pag-apply ko. Huwag nyo na rin antayin na talagang mapuli matuyo yung ano, sa mukha nyo. Kasi mahirap i-glide tong rejuve cream na to. Mahirapan kayo. Matipid lang ako gumamit ng rejuvenating cream guys. Ayan. Halos maabot talaga siya ng 1 month yung one set sa akin. So ito nga pala guys, kay start ko lang ng pang second box ko ng rejuvenating set. Kasi medyo hindi pa ako satisfied sa resulta sa akin. Dahil ayan o, dami kong scars. Kung kumpara ko 10 months ago nung mag-brilliant skin ako, wala akong masyadong tigyawat. Although may tigyawat, pero mas iba yung tigyawat ngayon ng mukha ko. Dahil nga, ito. Tinay ko na to. Vitamin E. Talagang, dito, dami. Diyan. Dito, ang dami. Halos araw-araw yata. May lumalabas sa panibagong tigyawat. Kaya ayun, nag-umpisa ako ulit na mag-brilliant skin. Tapos ayun, nakakatuwa naman si Brilliant Skin dahil talagang mabilis siyang makatuyo ng pimples.
Hindi siya kagaya ng ibang product na pakakalmahin niya lang yung mga tigyawat mo. Pero may tendency na in the future mabuhay ulit yung tigyawat mo na yun. Ganun. Kung nagigets mo yung sinasabi ko. So sa akin naman, wala na akong active pimple, guys. Ang problema ko na lang talaga ito. Problema ko na lang talaga, guys, yung mga acne scar. Ang dami kong naging acne scar dahil ang dami kong nga ring tigyawat na lumabas dun sa vitamin E ng Kirkland. Ganun. So ngayon, okay naman na. Yun lang yung ginagamit ko sa gabi. Ito. Yung pagkatapos ko mag-ilamos, ito. Rejuvenating toner. Tapos, rejuvenating cream. So, guys, tatandaan nyo ha, kapag nag-apply kayo ng toner, huwag nyo pupunasan yung mukha nyo. Nakita nyo naman kanina, di ba? Basang-basa yung mukha ko. Hinayaan ko lang siya. Kailangan medyo basa yung mukha nyo pag nag-apply kayo ng toner para madali. Madaling i-apply yung toner. So, yun lang yung video ko. Share ko lang sa inyo kung paano ko apply ng rejuvenating set. At kung may mga katanungan kayo, guys, comment down below na lang. Sumasagot ako, nagre-reply ako sa mga comment. So, yun, guys. Thank you guys so much for watching. Bye!